Hi, ako po si Dave from Pampanga Campers Club, Philippines. At ngayon po gusto kong ipakita sa inyo yung mga setup na ginawa ko po dito sa Hilux 2022 na gamit ko po for camping. So actually po, I started in 2022. Nag-umpisa po siya nung nakabisita po ako first time sa Mapanuepe. And nakita ko po kasi yung mga that time mga nag-uumpisa rin po sa camping. So nakita ko yung mga gamit nila. So na engganyo ako kasi sabi ko kung kaya nilang i-set up yung mga sasakyan nila ng ganun, I'm sure kaya ko. Paunti-unti po yung pagbuo ko po dito sa mga gamit ko. Actually, nag-umpisa po ako. Ang pinakaunang gamit po na binili ko talaga is tent. And that time, ito po yun, yung tadpole tent na gamit ko kasalukuyan din. Yan yung pinakaunang investment ko po sa camping. So yung ginagamit ko po for camping is ito pong Hilux ko, 2022. So ang una ko pong set up dito, itong awning tent. Napaka-importante nito lalo na po kapag hindi maganda yung panahon, pang cover po sa ulan at saka sa init na rin po at the same time. And then after po nun, nilagyan ko po siya ng Stingray cargo carry sa may likuran para makapaglagay pa po ako ng mga additional po na items. And then last year lang po, nung na-acquire ko yung rooftop tent na meron din po ako dito, ito yung pinakahuli po sa mga nilagay ko dito sa Hilux ko for camping. Kasi napaka-importante po nung tent sa taas, iwas po sa malamig na lupa. At the same time, yung comfort po kasi iba talaga kapag nakakatulog ka po dun sa may taas. After po nun, nagtingin ako ng mga iba pang gamit na kailangan ko. So actually, nag-umpisa siya dun sa mga nakikita ko rin ng mga ibang camper. So bumili po ako ng itong folding table na nagagamit dito. At the same time po, itong rack para sa mga lutuan at saka yung mini kitchen actually. Itong mini kitchen ko na from Shine Crave at saka po yung double burner na ginagamit ko. So at least meron po akong tatlong lutuan. At the same time po, yung Black Dog na water jug para naman po sa tubig. And then meron po akong limang folding chairs din kasi mahilig po akong mag-camping kasama yung mga kaibigan. So at least may mga upuan po kami ginagamit kapag umaalis po kami. And then dahil mahilig din po kaming mag-coffee, so bumili rin po ako ng manual coffee makers na nagagamit ko yung pour-over method na ginagamit kung tawagin po nila. So meron po akong grinder, tsaka whisk, at the same time po yung coffee pot kung saan po pwedeng magligay ng coffee. So actually, ito na yung rig na meron ako, ano, and every month I always make sure na meron akong at least isang camping experience. So far, marami na akong napuntahan sa mga must-see camping places dito sa Pilipinas. Ito nga, itong sa Lake Tabayo, first time ko, kasama itong mga sa Pampanga Campers Club, Philippines. So at least once a month. So actually, experience ko with Pampanga Campers Club is very nice kasi lalo na first time ko silang makasama. Hindi ko naranasang ma-OP kasi napaka-friendly nila on our first meet at napaka-bait nila. Actually, kasalukuyan habang nagka-camp kami dito, may mga bago akong techniques gamit actually na natutunan sa kanila sa pagka-camping. So actually, one good thing about the club that we are in right now is yung camaraderie, yung pakikisama nila, lalo na sa daan kasi talagang hintayan at saka alalayan sa isa't isa. And even sa pagsa-setup, tinitingnan nila kung ano yung pwede nilang itulong sa'yo. And actually, kahit na ganito na meron na akong mga gamit, may mga bagay pa rin ako na hindi alam na sa kanila ko actually natututunan. Ang message ko sa mga plano na mag-overlanding is actually huwag susuko sa pag-ipon ng mga gamit. Lalo na sa una, makikita mo yung mga presyo, siguro madi-discourage ka. Pero kapag yung bagay kasi talaga bagay na gusto mong ginagawa at bagay na nag-e-enjoy ka, beyond and over those things, mas nandun ka sa, mas nakafocus ka doon sa nakakapag-enjoy ka
doon sa mga gamit na nabibili mo, lalo na kapag unti-unti na nakukompleto mo yung setup mo. As I've said earlier, ako nag-umpisa lang po kasi isang napakaliit na tent. And yun, paunti-unti, hindi naman isahang bigay na nabili ko lahat ng gamit. So, the same time, research, isang importanteng bagay yon. Mag-research po sa mga gamit na kailangan, lalo na depende doon sa terrain, sa pupuntahan, doon sa mga tao na kasama mo, actually importante rin yan. At higit sa lahat, enjoy the moment. Kasi ang overlanding experience, hindi naman siya one time. Yun nga, mas gumaganda yung camping experience mo, lalo na kapag nakukompleto mo yung mga gamit mo ng paunti-unti. So muli, ako po si David Aniel Ercilla from Pampanga Campers Club, Philippines, para sa All About Wheels, Manila.